So welcome nga guys sa ating video ngayon at sa ating mga balitang NBA. Pag-uusapan nga natin ngayon tungkol dito sa mga pahayag nito ni Charles Barkley tungkol dito kay LeBron James. Pero bago yan, pag-usapan muna natin itong si Julius Randle at ang New York Knicks dahil nag-agree nga si Julius Randle na mag-stay dito sa team ng New York for 4 years, 117 million. Ayan nga ang kanyang contract extension. At mukhang ang nakahanap na ng next na bahay or next home itong si Julius Randle dahil 4 years siyang mag-i-stay dito sa team ng New York matapos nga ang kanilang very successful season last year. Tapos ngayong free agency, dinagdag pa nga nila ang all-star point guard na si Kemba Walker. So talagang kaabang-abang talaga itong team ng New York para sa next season. At para nga sa ating next balita, tungkol nga ito dito kay Andre Iguodala. Dahil sa araw nga ito, nireport nga ito ni Shams Aranya na ito daw si Andre Iguodala ay may tatlong team na nga lang daw na pinagpipilian ngayong free agency. Yan nga daw ang Brooklyn Nets, ang Golden State Warriors at pati na rin ang Los Angeles Lakers. Ayon yan sa latest report ni Shams Aranya. So mukha nga onting panahon na lang makikita natin itong si Iggy na magdesisyon dahil 3 teams na lang ang kanyang pinagpipilian. At sigurado na kung saan mang siyang mapuntang team ay malaki ang tulong na itong veterano na ito na Finals MVP. At para nga sa ating last balita, pag-usapan natin ang mga pahayag nito ni Charles Barkley tungkol dito kay LeBron James. Dahil ngayon nga ay sumabak siya sa isang interview at natanong nga siya about dito, LeBron James versus Michael Jordan. At ang pinili niya, mabilisang sagot niya ay Michael Jordan nga daw. At dinagdag niya pa nga na siya daw, hindi niya pa nga daw nilalagay si LeBron James lagpas dito kay Kobe Bryant sa kanyang all-time list. At ang dahilan nga na ito ni Charles Barkley kung bakit nga daw si Jordan ang GOAT niya ay tuwang si LeBron James daw ay ini-stack ang kanyang team or kumukuha nga daw ng mga malalakas na players or kagaya nga nung the decision niya lumipat nga siya sa Miami Heat. At ayun nga daw ang kahibahan na ito ni Michael Jordan, ni Giannis Antetokounmpo dito kay LeBron James dahil sila nga daw ay nagstay sa kanilang team kahit na nag-i-struggle sila at parte nga daw kasi ng legacy ng isang NBA player yung struggle nga na pagdadaanan niya kagaya nung in-example niya si Jordan na 3 to 4 years daw natalo ng Pistons sunod-sunod pero hindi nga daw siya umalis sa Bulls at tinalo niya yung Pistons after ng mga ilang taong pagdodomain na nga dito kay Jordan at sa kanyang team na Chicago Bulls. At ayun nga ang binigay na rason nito ni Charles Barkley, ayun ang difference daw nito ni Michael Jordan at Giannis Antetokounmpo kumpara dito kay LeBron James. Nagstay nga daw sila sa kanilang team kahit na nag-i-struggle sila. Now kayo guys, ano ba ang opinion nyo dito about sa mga sinabi ni Charles Barkley kay LeBron James? I-comment down below nyo nga guys ang inyong mga salobin at inyong mga comment din about dito sa pahayag ni Charles Barkley. So yun nga guys ang ating mga balitang NBA ngayon. Maraming salamat sa inyong panonood. Kung nagustuhan nyo ang ating video, make sure to like the video and if not subscribe, syempre mag-subscribe ka na dahil everyday meron tayong mga NBA updates. At kung gusto nyo pa rin ma-update about sa ibang mga balita natin ngayon sa NBA, i-click nyo lang ang ating mga video dyan. So yun lamang. See you guys next video. Bye!